Ako po ay mag-exit ngayon sa papuntang Kuwait. So, A to A lang po. And then, nabalik naman kaagad. Mamaya ng alas 8. Pumunta po ako dito ng... Pumunta ako dito ng alas 2 ng umaga para mag-check-in. Para ma-release kaagad yung tourist visa ko. Para makabalik kaagad. And then, di na ako mag-antay sa immigration mamayang umaga. So, kita-kits, kakain po muna ako kasi ako'y gutom. Kain muna ako dito sa kanilang food court. So, dito pa, food court. Diyan pa ako pupunta. Magma-McDonald's na lang po ako. Habang nag-aantay tayo ng boarding isa, itutur ko muna kayo dito sa loob ng airport at papakita ko sa inyo kung anong mga pwedeng bilhin at anong pwedeng pangpasalubong sa labas. Wala, matula naman ako pera pambili. So, tutur ko kayo dito ngayon. Po 5:14, so dalawang oras pa po na pag-aantay, medyo matagal pa at marami pong pasahero ngayon. Ayan niya po, maraming pasahero. Update lang guys, dito na ako sa loob ng aeroplano at unfortunately hindi ako nakakuha ng malapit yun sa bintana. Yan po yung isang upuan, so try natin na makiusap na sabihin siya na kung pwede mag-video tayo mamaya dun sa bintana ng natin yung pag-take off, pag-landing mamaya ng aeroplano. Would you like to eat? Yeah. Yes.
ticket na nabili ko. Kaya pala mura. So, sabagay. Kumain na rin ang McDonald's kanina dun sa loob ng airport. So, okay lang. Hindi naman ako nagugutom, pero umexpect ako. Anyways, kaya ako sila kumain. Namin dapat is alas 8 ng umaga Kuwait time, so yung oras po dito ngayon is 8:15, so delayed po ng konti, pero it will be on time na pagdating doon. Yung biyahe po is 1 hour and 50 minutes, almost 2 hours po yung biyahe mula Kuwait papuntang Dubai. Mula dun sa Dubai, dalawang ticket yung makukuha mo, ay dalawang boarding pass pala, sorry, dalawang boarding pass yung makukuha mo. Kasi yung isa from Kuwait to Dubai naman, kasi hindi ka na lalabas. Kumbaga, pagdating mo dito is transit boarding pass yung isa-stamp sa'yo dito. Ayan, yan, transit. Ayan, transit makalagay sa stamp. So mamaya po, yan po yung sasakyan namin. Yan po yung sasakyan ulit namin. Yan din po yung sinakyan namin kanina mula dun sa Dubai. So pabalik, yan ulit. Pumunta muna ako dito sa first floor ng airport kasi bumili ako ng tubig. Kasi dun sa baba, merong tindahan din. Pero Tender Hams, yung presyo ng kanyang tubig dito sa taas is 40 rams lang. So, pinili na dun. Pero kung sa Dubai ito is 1 dirham lang to sa supermarket eh. Medyo mahal siya ng konti. Pero matuduwa ko kahit pangailangan ng tao. So, tayo lang pa tayo. Ready for boarding na daw yung aeroplano namin at kailangan bilisan. Baka may iwan tayo. Patay tayo dito. Bilisan naman yun.
So, yung flight namin is 8:45, so local time. 8:45 na yung local time. So, nasa Dubai, hindi ko alam kung anong oras ngayon. Ay, meron pa akong sarilo. 9:34 na ngayon sa Dubai. And then, 8:45 na yung flight namin dito. Stay tuned at mag-take-off na rin yung plano. Cabin crew, prepare for takeoff. Thank you. Dito na po ako ngayon sa may airport, sa Lumang Airport, at inaantay ko na lang po yung visa ko kasi hindi pa na release. Tumawag po yung agency ko, sabi niya madedelay po ng konti kasi nga weekend ngayon sa Dubai, so early out ngayon yung mga empleyado, so pero try pa rin nila na ma-apply kaagad para makalabas na rin ako dito kasi dito ako matutulog mamaya kung hindi kaagad lalabas yung visa ko. So, yun lang. Aantayin ko lang yung release ng visa. And then, pwede na akong lumabas at makapagpahinga. Wala pa akong tulog. Approximately 10 hours later. And hello guys, at dumating na nga yung visa ko after 10 hours na paghahantay. Importante siya, importante yung dumating. Kaya nalabas na po tayo. Tingnan ko muna yung mga kasama ko dito. Buti ngayon sa akin is sa 10 hours lang yung pag-aantay. Yung ibang kasama dito kahapon pa pala, so more than 24 hours na sila nag-aantay ng visa nila. So maswerte pa rin ako at okay yung travel agency na nakuha ko kasi parati silang nag-update sa akin kung ano nang balik. So, shout out din po sa agency ko, yung Welcome Travel, at kay Sir Bobby, maraming salamat po sa kanya kasi parati niya po ako in-update, niya po pinapabayaan, unlike po sa mga ibang Pinoy dito. Sabi nila, hinayaan daw sila katulad ng isang Pinay na papaliparin pa siya papuntang Armenia kasi hindi daw na-apply yung visa niya para ngayong araw. So, another gastos na naman yun. So, kawawa nga yun siya. Kawawa nga rin yung Pinay. So, bibigay ko, lalagay ko po yung link sa description below para dun sa may Welcome Travels. At ito po ay hindi advertisement. Gusto ko lang po na ibigay sa inyo yung travel enthusiast kasi highly recommended po at maayos po yung servisyo nila. So, huwag pong kalimutan mag-subscribe dito sa pagbubukang to. At panoorin nyo po yung mga previous videos ko dito, dalawa. At till next video po. Bye-bye!